Hello, hello mga kababayan! Welcome back po sa ating channel. Si Jennifer po ito, ang inyong kaibigan na Pinay dito sa Michigan. Here for another interesting but hopefully po a very informative na topic. Ito po ay dedicated sa ating mga Pilipina na dyan po sa Pilipinas ay may mga kachat or in a long distance online dating relationship with a person na nandito po sa Amerika or kung saan man pong Western countries, ano, but particularly dito po sa Amerika kasi taga dito po ako. And I thought may mga bagay po akong gustong i-share sa inyo as you can consider it as a fair warning, babala, or important things that you need to consider bago kayo maging super seryoso to the point na magpakasal at lumipat po dito sa Amerika. So, simulan na ho natin, okay? Ang number one ho na ako po ni-encourage ko kayo na i-check, and there's a way to do this for free online, particularly dito po sa Michigan, meron yan. You wanna check for their criminal records. Particularly po, kung ano po sila, no? May record po sila ng child offender. Reality po ito. Alam ko, pag in love po kayo, na super emotional, nawawala po yung ating logical na pag-iisip. Kaya as your friend, gusto ko pong i-check nyo ito because this is very important. Now, in Michigan, you can go online and there is a, if you type in sa Google, Michigan Sex Offender Registry, and all you need to do is, I think, write the name, it will show up, or I think at least it will show list of sex offenders sa area kung nasaan nakatira yung inyong boyfriend. Meron ding Michigan State Police website and you can check for criminal records. So those are two very basic na pwede nyo ma-access online. So kung nasa California or New York or Chicago, maybe you can do the same thing instead of Michigan Sex Offender List. You can check for, you know, Chicago Sex Offender List, Chicago State Police criminal records. Okay? So i-check niyo po kasi napaka-importante, lalo ho kung kayo ay meron ng existing na mga anak na pinaplano niyong isama with you paglipat dito, at ngayon titira sila kasama ang kanilang stepdad. Nako, kailangan ho safe ang inyong anak. At alam niyo naman ho, in real life nangyayari ho talaga ang molestation. Ayaw niyo ho na mailagay ang inyong mga anak sa sitwasyon na yung palang magiging stepdad nila ma-sexually molested sila. Okay? So, I know it's not a light topic, but we have to talk about this kasi napaka-importante po niyan. Okay? So, ang number two is, you know, I'm sure, you know, at some point seryoso na kayo, you need to get their address and i-research nyo yung location. Okay? Kasi hindi ho lahat ng Amerikano nakatira po sa big city. So, yung mga nakikita natin sa pelikula, di ba? Like, Sex and the City, di ba? Yung buhay nila, Carrie Bradshaw, lahat sila nakatira sa New York City. Hindi po lahat ng tao nakatira sa ganyang magagarang city na paglabas mo, public transportation, kumbaga kung nandiyan kayo sa Makati, di ba? Hindi lahat ng tao nakatira dyan sa loob ng BGC or nakatira sa pinakaloob ng Green Belt, okay? So, the reason why this is important is just so alam nyo yung area na lilipatan nyo. Kasi kung hindi sila nasa city nakatira, more countryside, ayoko lang ma-culture shock kayo, lalo kung kayo po ay sanay ng city life. Tapos, pagpunta nyo pala dito, not knowing na yung bahay pala ng asawa nyo, malayo sa city. Countryside or provincial. So, it's important to know this para hindi kayo ma-culture shock. Also, para makapag-prepare kayo. Kasi if you're planning to work, tapos wala palang, hindi, like dito sa Michigan, no? Wala kaming public transportation na
katulad sa, let's say, Chicago, yung mga bigger cities, or New York, may mga subway. Dito sa Michigan, for the most part, you really need a car. So, kung lilipat kayo sa area na kailangan nyo ng may sasakyan kayo, then you need to know these things, and hopefully makapag-prepare na kayo, mag-learn na kayo how to drive bago kayo lumipat dito. But it's just good to know para hindi kayo ma-shock na ini-expect nyo na paglipat nyo rito na sa bonggang area kayo na na big city na parang BGC or Greenbelt or Rockwell, Makati area. Okay? And then number three is yung financial standing. Syempre, hindi nyo naman po itatanong ito right away pagbata pa yung relationship nyo. But when it gets to a point that it's serious, it's good to know. Kasi hindi din po lahat ng Amerikano mayaman. In fact, I would like to assume na yung mga kachat niyo po, regular lang po na mga tao dito yan. At best, kung let's say medyo may edad na po yung dinedate niyo, at best siguro kahit papaano meron na silang naipon na retirement plan, ano? Pero for the most part po, hindi po lahat ng Amerikano mayaman. It's easy for us to look at them, lalo yung itsura nila, puti, matangkad, no, na physically very appealing, mukhang mabango, mukhang may pera, pero lalo ngayon ang hirap na ho talaga ng buhay dito with inflation and all that stuff, you know, na marami hong tao dito. In fact, a good 60-70% of Americans don't even have $1,000 in their bank account, and I think it's the same percentage, 60-70% of Americans are living paycheck to paycheck. So bakit po kailangan nitong malaman? It's not like para maging gold digger kayo na naghahanap kayo ng mayaman. It's not that. It's okay to marry someone na hindi masyado marami ang pera, but you just need to know this, kasi especially kung kayo po ay magpapadala ng pera sa Pilipinas. So you need to know kung maa-afford ba ng mapapangasawa nyo with his one income, only income, na mag-provide sa'yo, future kids nyo, and then makapagpadala sa pamilya. Kasi kung hindi, you need to have yung this kind of conversation na kailangan mong magtrabaho. And yun nga, for you also to be prepared that you will need to work in order to make that extra money to send money sa pamilya niyo sa Pilipinas. But just so you know, wag niyo pong i-assume na mayaman po, na marami pong mayaman na Amerikano, dahil hindi po yan totoo. Like I said, 60-70% of Americans don't even have $1,000, which is equivalent to like 60,000 pesos. Okay? And karamihan living paycheck to paycheck po. So you just need to be prepared na yung expectations nyo hindi sobrang taas. What I would say though, ang maganda lang sa paglipat dito sa Amerika is at least pumaparehas yung laban. Meaning to say, ang hirap kasi dyan sa Pilipinas, wala ho tayo talagang masyadong job opportunities. And kahit yung mga blue collar work or type of career there, like electrician, construction worker, tubero, ang bababa po ng sweldo dyan. Dito sa Amerika, sure, you have to work a lot, pero at least maraming trabaho, at yung mga blue collar na type ng work, yan, yung mga electrician, tubero, construction worker, actually mataas po ang bayad dyan. So my point is, ang maganda lang kung lilipat kayo dito, kahit pa it means you have to hustle, you have to work, eh at least maraming trabaho, maraming racket, at least kikitain nyo yung pera. Kesa dyan sa atin sa Pilipinas, ang hirap. Kahit gusto nyo magtrabaho, gusto nyo magnegosyo, grabe po yung competition. So, ang hirap pong makasurvive. Okay? Number four, it helps that they're generous and understand your family dynamics and culture. So, yan po ang isa pang importanteng kailangan yung i-discuss sa kanila. Pwede mong sabihin sa magiging partner nyo, again, lalo kung ang sitwasyon nyo, it's important that he knows na magpapadala kayo ng pera sa Pilipinas. Sabihin nyo na yan. Pero you can say it in such a way na, hindi kita uobligahin, but you need to understand, I need to work. And it's important to mention this because I think may mga American, especially if they're older, they might be expecting na maging more of full-time kang kasama nila, kasi lalo kung retired na yung mapapangasawa nyo, ang gusto nila siguro companionship, which is understandable, na hindi ka na din magtatrabaho para full-time kayong magkasama, living a retired life. But the problem with that is kung hindi naman kasya yung pera nung inyong mapapangasawa to support your family, that person, your partner, need to understand na, well, kung hindi naman kakasya yung pension mo, that's fine, hindi kita inuobliga, but I need to work because I have family
to feed. And the importance yung character po ng generosity, kailangan ispat niyo po yan. I'm not teaching you to just expect the person to provide, no? Sa lahat-lahat. Pero kasi nakakatulong kung generous yung tao. Yung generosity po, yung quality po ng generosity, hindi yung bigay lang ng bigay ng pera. Ha? Yung generosity, malalim po yan. Generosity in understanding, in loving, in empathizing, in kindness. Hindi lang ho yan pera, yung karakter ho ng tao na nakakaramdam ng awa sa tao, yung generosity na gustong maibsan yung hardship ng ibang tao, yung ganyang karakter po ang kailangan at naiintindihan yung kultura nyo. Number 5, don't rush. Meet each other multiple times, get to know each other. Kung makakapunta nga kayo dito muna, actually on fiancé visa, para i-test lang muna, no? Makita kung swak sa inyo, kung kakayanin nyo, that's better. It's just that I know somebody personally na in within 1 year ata, you know, ang bilis na mga pangyayari, nag-quit ng trabaho kahit na may 3 siyang anak, tapos nagpakasal agad, tapos lumipat agad dito. So napakabilis ng pangyayari. And of course, you know, sometimes yung mga ganyang mabilisan na decision na yan, pinagsisisihan yan. Lalo pag, you know, bakit naman magmamadali kung may time muna to get to know each other? Diba? Huwag niyo hong madaliin. Kailangan kilalanin niyo ho yung tao. Yun ho ang classic advice naman ho ng mga tao, may wisdom yan. Diba? Kahit sino hong matanda na wise na yan po ang a-advise sa atin. Don't rush. Get to know each other. Papuntahin niyo ho muna dyan sa Pilipinas. Magsama kayo. Magsama kayo for a month or two, however long he's allowed to stay in the Philippines. Talagang kilalanin niyo ho yung tao. Okay? Number 6, that your future partner will support you in becoming independent. So ito po inspired sa isa sa nag-comment. Nag-comment po yung isang Pilipina asking me kung totoo daw po ba. Kasi sabi daw ng asawa niya, isang bank account na lang tayo. Yung kikitain mo, i-deposit sa bank account ko para hindi daw ma-double tax. Eh, dun ho sa mga nakatira dito sa Amerika, you know that's not true. There's no such thing. Hindi po ma-double tax kung may separate kayong bank account. And na-inspire po nga akong gawin tong blog na to kasi I feel like madami sigurong Pinay out there na natanso na hindi sila independent kasi yung partner nila ang nagko-control ng lahat. And so, your mate should have this type of personality and character, and he wants you an intention to want you to be independent, na gusto niya matuto ka mag-drive, gusto niya may sarili kang bank account, okay sa kanya na may trabaho ka, okay sa kanya na nagpapadala ka ng pera sa pamilya mo. But overall, kahit anong gustong gawin mo, mag-aral ka, mag-start ka ng negosyo, you know, this person must not, you know, tell you that, you know, ilagay lang lahat ng kita mo, i-deposit lahat ng kita mo sa bank account niya kasi madodouble tax ka. That's not true. So you have to watch out for this character na gusto ng husband mo na maging independent ka. But also together, working as a team. Diba? Okay, number 7, overall character po ng tao. Pag in love po, no, yan, nauuna yung emotion. But always remember, ano po ang sitwasyon yung dalawa pag natapos na yung honeymoon stage. Kaya po napaka-importante na yung tao mabait. Pag pumunta dyan sa Pilipinas, nakikita nyo marunong makibagay. Hindi matapobre, hindi madamot, hindi cheap, hindi kuripot, no? You know, consider yung scenario pag kayo mag-asawa na, na nag-aamuya na kayo ng mabahong utot, so to speak. So pag ano na, na-normalize na, naging reality na yung buhay nyo ng day-to-day life ng mag-asawa na tapos na sa honeymoon stage, eto bang taong to magiging okay na partner talaga sa inyo? Someone who really loves you, respect you, loves your family, respects your culture, and willing to take care of you, lead, provide, you know, and lahat po yan. Basta ho, maganda yung karakter, mabait, yan po ang number one requirement nyo. So, that's it, fellow Pinays. Mag-ingat po kayo, you know, sa pag-chat-chat, gamitin po ang utak, more than heart, watch out for their character. Again, yung criminal record, i-check nyo yan. Dahil importante yan, lalo kung may mga anak kayo na magiging stepfather ang inyong pangalawang asawa. So, kung may tanong po kayo, anything na makakatulong po ako,
write po sa sulat niyo po yan sa comment section and any comments, reactions kung nakarelate po kayo, comment po kayo dyan. But as always, thank you po sa inyong precious time na ibinigay sa akin. I know madami pong video dyan na pwede niyong ibang panoorin, pero binibigyan niyo po ako ng suporta. So, salamat po sa panonood and until sa next video po, magko-cover ulit po tayo ng hopefully another entertaining but informative topic. So, back to work na po ako. Nakita niyan dito ako sa salon. My client should be here anytime soon. I have another 9 more clients. 11 clients po tayo today. So, anyways, yun po. I'll wrap this up. Thank you po for watching and I'll see you next time. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po.